Kung mapapansin, pansin ninyo yung mga vlog nun ni ano, ni Zeb. May tapyas dito yun, no? Hindi naman bingot, pero may ganun siya. Konting tapyas. Alam mo kasi yung mga tawag na ito, yung mga depektong ganun, minsan yun pa yung nakakaakit eh. Diba? Kailan mo balak magpatato? Man, ang dami ko ng tato. Hindi ko na alam. Balak ko nga dito magpalagay. Sobrang dami lang ng kaibigan ko ang ayaw. Na minumura ko na... Kaya minsan ayaw ko na lang magtanong eh, mag-suggest eh. Sa kanila, kasi puta minumura lang nila. At ang ina mo, huwag mong dudungisan yung mukha mo. Tama na yung star tsaka... Ano ba tawag dito? Takdang pananong dyan sa mukha mo. Ano pa tayo ibang tanong? If you could have one superpower, what would it be and why? Ngayon, dati nung bata ako, gusto kong maging si Spider-Man, si Superman, lahat ng napapanood kong superheroes. Dati gusto kong maging invisible kasi dati gusto kong pumasok sa mall tas nakawin ko lahat ng mga Game Boy, ng mga CD ng PlayStation, ganun. Kasi gusto kong lumipad. Pero ngayon, kung magkakaroon ako ng kapangyarihan ngayon, gusto ko nakakapagpagaling ako ng may mga sakit. Gusto ko parang yung kapangyarihan ko parang si God. Papagalingin ko lahat ng may sakit, lalo na lahat ng merong tinamaan ng COVID sa panahon na to. Kasi para maging maayos na lahat. Diba? Ayun ang gusto ko. Lahat ng may sakit sa mundo, papagalingin ko kung magkakaroon ako ng superpowers. Ano pa? Ang ganda magtanong na ito ni ate. Pare-parehas yung tanong. Ano masasabi mo sa prank sa ni Rana? Si Ruru, ang kulit ng mukha nun kasi naliligo ako. As in, talagang naliligo ako, nagsha-shower ako. Tapos yung pag naliligo ako, palagi kong daladala yung phone ko, pati speaker. Kasi pag naliligo ako, kailangan may sound trip para vibe na vibe ko yung pagligo ko. And then, biglang may tumawag. Ayun nga, si Rana. Pero nagtataka na rin ako kung bakit ganun. Parang meron akong 20% idea na prank call yun. So ako, sinakyan ko na lang. Hindi ko na lang ginawa. Paboritong NBA player mo? LeBron James, man. LeBron James. Kailan next vlog? Wala pa akong vlog. Hindi ko pa alam kung ano yung i-content ko kasi mas focus ako ngayon sa music talaga eh. Pero siguro pa... Sulpot-sulpot pwede naman ako mag-upload. Kasi sobrang ano kung tamad ko mag-edit ng video eh. Mas gusto ko nag-edit ng ano, ng kanta.
sana gusto mo sa birthday mo. Tapos na po ang birthday ko. Hindi na po umiinom. Actually, kagabi uminom ako ng beer. Siguro na tatlong bote ako dahil tangay na nai-stress ako sa ginagawa ko. So, parang ang tanong. To, wala ka bang balak gumawa ng malupit na diss track? Sagot lang kailangan. Shoutout sa'yo, Don. Men, hindi ko linya ang mga diss track. Hindi ko linya yan. Pero kaya kong gawin yan kung gugustuhin ko. Kaya kong mag-rap. Kaso hindi ko kasi linya yan eh. Lalo sa panahon ngayon. Anong sasabihin sa akin ng mga kuya ko sa industry, di ba? Sabi nga nila, stay on your fucking lane. Di ba? Pero kung malay nyo, topakin ako. Bakit hindi? Maraming salamat sa inyo sa lahat ng patuloy na sumusuporta pa rin sa akin. Alam niyo na yung journey natin, 'di ba? Yung 2019 natin, sobrang fucked up talaga kasi ang daming issue nangyari. Pero pinagpapasalamat ko pa rin siya kay God na nangyari siya sa akin. Medyo may onting pagsisisi lang. Pinagpapasalamat ko pa rin siya kay God kasi siguro kung hindi ko siya naranas, hindi siya nangyari sa akin. Hindi ako matututo talaga. Hindi nakakabakla ang pag-amin ng pagkakamali mo. Diba? Hindi nakakabakla yun. Hindi nakakawala ng lalaki sumuko, bumigay kapag durug na durug ka namin. Kaya kayo mga Team Cyril, mga sakto nag-chat si Kuya Flip the morning, Dar. Ang inahapon na. What's wrong with you, man? Fucking crazy. Ayun nga, kayong mga fans ni, fans ko, syempre, fans ni mga Cyril dyan, kayo, huwag kayo masyadong tutok sa amin. Diba? Huwag nyo masyadong punayin kung ano, kasi mababaliw talaga kayo, promise. Kasi pati kayo naapektuhan na dapat chill lang. Tamang nood lang. Huwag kayong masyadong naapektuhan. Diba? Panoorin nyo vlog ni Seb. After nun, napanood nyo lang. Huwag kayong maapektuhan. Tapos pakinggan yung kanta ko. Diba? Tapos after nyo pakinggan, yun na. Parang nag-chill lang kayo sa buhay nyo. Diba? Kasi ang importante ngayon, kayo. Kasi alam ko, kilala ko eh. Yung mga mukha nyo, alam ko eh. Alam ko mga bata pa kayo. Dapat hindi kayo masyadong tutok sa amin. Dapat ang pinagtutuunan nyo yung ng pansin ngayon, mag-aral kayo. Habang ganito pa, quarantine. Diba dapat nga nung unang buwan pa lang ng lockdown, dapat nag-aaral kayo eh. Diba? Yan kasi mostly mga fans ni Seb, di pa nireregla. Totoo. Diyan ang hakot eh. Yan talaga ang market ni Seb. Eh, kumbaga nadamay na lang ako kasi nga, former partner ko si Seb eh. Diba? Parang syempre, nadagdagan na lang din ng mga chikiting mga fans. Diba? Kasi dati ang fan base ko talaga puro mga
musically inclined talaga. Talagang mga ano sila, mga critics ng kanta. So sila yung nakaka-appreciate ng mga gawa kong kanta, yung mga overdubs, mga fillers ko sa kanta. Ganun lang ang mga ano ko dati. Which is good kasi, alam mo yun, yun mga ganun, sinasagot ko yun minsan eh. Kapag nagtatanong sila, sinasagot ko sila eh. Kasi sa ganun talaga, kung kayo ganun mga tanong, kung ganun mga tanong nyo sa akin about sa music, siguro sinasagot ko at nasi-shoutout ko pa kayo. Pero kung yung mga tanong na about sa amin eh, kasi wala na kayong magkaibigan kami. Every time, pagtapos na itong COVID na to, kung matatapos man to, may possibility na magkita kami ni Seb dahil kay Athena. At talagang doon na lang yun kasi in good terms kami. Kaya kayong mga chikiting dyan, mag-aral kayo. Huwag kayong masyadong tutok sa social media. Maniwala kayo sa akin. Hindi lahat ng nasa social media totoo. Diba? 90% pa naman ng nasa social media ng mga tao, yung mga netizens, mga tanga, ang dadaling maniwala. Kung ano yung nakita nila sa internet, yun ang papaniwalaan nila. And, huwag kayong masyadong tutok dun. Gumawa kayo ng mga bagay na tingin nyo makakatulong sa pamilya nyo. Diba? Maging creative kayo. Diba pwede nyo gamitin yung social media. Ayan, mag-vlog kayo, gumawa kayo ng mga video, gawin nyo kung ano yung gusto nyo. Kung sa tingin nyo, makakatulong o makakapagpasaya sa inyo, maging productive lang kayo kada araw. Huwag kayong masyadong nakikichismis sa social media. Hindi makakatulong sa inyo yan. I-stressin lang kayo niyan. Putang ina, lobat na yung AirPods ko. Tuk-tuk-tuk-tuk. Gumanon na eh. Yan, tulad niyan. Ito, yung mga nagko-comment, baho mo puta. O, diba? Ayan ang mga example ng mga taong mga nilamon ng social media. Diba? Mga walang modo. Ayan, ganyan. Diba? Maayos kang nagpapayo. Kahit papano nagpapayo ka, tapos biglang may magko-comment na ganyan. Ay, sobrang dami talagang ganyan. Hindi ko na lang talaga pinapansin. Na hindi ko kasi alam ko yung mga ganyan eh. Minsan ginagawa nila yan para lang mapansin sila, para mabanggit yung pangalan nila. No man, bigla kasi may magmumura, putang ina mo, tapos kapag yung shoutout mo yung pangalan nila, idol, ginawa ko lang yan para ma-shoutout mo ako, ulul, gago. Hindi ako ganun. Mapapansin ko yung sinabi mo pero hindi ko yung shoutout o babanggitin ang pangalan mo. Diba? Mamamatay ka na lang. Hindi ko pa babanggitin yung pangalan mo. Kung ganyang klase ka ng tao mag-isip. Ganyan yung mga, yan yung mga uri ng toxic ng Pilipino eh. Toxic na Filipino mindset. Ganyan, yung mga ganyang klase ng pagko-comment. Yeah, dinadedma ko naman. Yan, tulad niyan, sabi ni Om, deadmahin mo na lang, shoutout sa'yo. Tinededma ko total. Tinededma ko talaga. Pag tinotopa ako, babanggitin ko yung sinabi nila, pero hindi ko babanggitin pangalan nila. Diba? Idol, da collab kayo ng OFAC or Cartel M. Kung magkakaroon ng chance after netong ECQ, GCQ, or whatever the fuck this is, posible. Kasi nagkakausap din kami minsan ni nila Astro, nila Lexus.
dapat positive lang tayo, man. Ibang skastakli na to. Hindi na to yung skastakli na bullshit last 2019. Hindi na to yun. Iba na. Iba na. Natuto na ako sa mga pagkakamali ko. Diba? 90% ng mga netizens sa social media, puro tanga, puro bobo. Diba? Hindi ko sinabing bobo dahil bobo sa edukasyon, hindi. Bobo moves. Diba? Bitch moves. Yung mga ganun. Puro kabobo. Matalino. Alam mo yun, yung parang may pinaglalaban sila, nagtatalino-talinuan sila. Pero kapag yung ibang tao ang nakakabasa or nakakarinig mga sinasabi nila, andating ang bobo. Diba, gets nyo ba yung sinasabi ko? Diba, sa sobrang nagmamatalino ka, nagiging bobo ka na sa mata ng iba. Diba? Kaya mas maganda, siyat up ka na lang. Siyat up. Tap na. Yun ang dapat mong gawin.